Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo mga mag-aaral sa ikasampung baitang Filipino. Ako ang inyong teacher Cheryl Rodriguez Masalta, ang gagabay sa inyong tiyak na pagkatuto na nagsasabing matuto at mamangha sa mga aralin ng Filipino 10. Halina't samahan ninyo ako sa araling ating tatalakayin. Kumain na ba kayo? Mas mabuting may laman ang sikmura upang mas maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang aralin. Nais kong kunin ninyo ang inyong self-learning module sa asignaturang Filipino sa Module 3 sa ikalawang markahan. Inaasahan kong ang bawat isa sa inyo ay may nakahanda ng ballpen at malinis na papel na mapagsusulatan ng sagot sa bawat gawain. Handa na ba ang lahat? Kung oo, ay dadako na tayo sa susunod na bahagi ng ating aralin. Nais kong bigyang tuon nating lahat ang mga kasanayan batay sa Most Essential Learning Competency o MELC na inaasahan mula sa inyo pagkatapos ng talakayan. Nahahati ito sa dalawa, ang macro at micro kasanayan. Para sa makrong kasanayan, inaasahan ng mga mag-aaral na mabigyang puna ang estilo ng mapapakinggang tula. Para naman sa mikrong kasanayan, inaasahan sa mga mag-aaral ang sumusunod. Una, mapakikinggan ang awiting pinamagatang awit kay inay. Pangalawa, maiisa-isa ang mga damdaming inilahad sa awiting awit kay inay. Pangatlo, masusuri ang nilalaman ng tulang ang aking pag-ibig. Pang-apat, matutukoy ang uri na kinabibilangan ng tulang ang aking pag-ibig. At pang-lima, mapupunan ang mga dialogo batay sa araling pinag-aralan. Ngayon, bago tayo dumako sa bagong paksa, ay magbabalik-tanong muna tayo sa nakaraang talakayan. Marami at may iba't ibang kahulugan ang pag-ibig. Ang lyrics ng isang awiting Pilipino ng dating hari ng Kundiman na si Ruben Tagalog ay nagsasaad na o pag-ibig na makapangyarihan kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang, alang-alang sa minamahal. Samantala, ang makatang Ingles na si William Shakespeare na sumulat ng sintahang Romeo at Juliet ay nagsabing, "Love is blind and lovers cannot see." O, ang pag-ibig ay bulag at ang mga umiibig ay hindi nakakakita. Napatotohanan naman ito ng akdang sintahang Romeo at Juliet sa ating nakaraang talakayan na kung saan ang pag-ibig na dapat sanang makapaghihilom sa lahat ng suliranin sa pagitan ng kanilang angkan ang nagdulot pa man din ng mga pangyayaring humantong sa kamatayan. Nasaksihan natin sa aktang ito kung papaano ang dalisay na pagmamahalan ay nauwi sa masaklap na trahedya. Sa loob na 5 minuto ay nais kong mapunan ninyo ang bawat kahon sa chart na ito ng mga pangalan ng tauhan sa dulang sintahang Romeo at Juliet upang mabuo ang character tree na naglalahad ng pagkakakilanlan at kanilang ugnayan sa bawat isa. Sa unang hanay ay kailangan nating mabuo ang pamilya ng mga Montague at sa kabilang hanay naman para sa pamilya ng mga Capulet. Magaling! Maayos at tumpak ninyong nabuo ang character tree ng dulang sintahang Romeo at Juliet. Kung gayon, ay naniniwala akong handa na kayo sa susunod nating aralin. Bilang panimulang gawain ay pakikinggan natin ang isang awitin ni Carl Banawa na pinamagatang awit kay inay. Pagkatapos ng ating pakikinig, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na sumabay sa saliw ng kanta at damhin ang mensahe ng awitin habang binibigyang pansin ang ginamit na estilo ng may akda.
Nagandahan ba kayo sa awiting napakinggan? Ano sa tingin ninyo ang estilo na ginamit ng makata? Tama, gumamit ang makata ng awit na ito ng pagpapahayag o paglalarawan ng kanyang damdamin para sa kanyang inay. Kung kaya ay bibigyang tugon natin ang gawain ito na pinamagatang lantad damdamin. Ano-ano ang mga damdamin na naghahari sa napakinggang awit? Sagutan natin ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagsulat ng mga hinihinging salita sa bawat kahon na nakapalibot sa salitang awit kay inay. Ano-ano kaya sa tingin ninyo ang dapat na maisulat sa bawat kahon? Tama, pagmamahal. Ano pa ang maaari nating idagdag? Tama, paghanga. May iba pa ba kayong sagot? Tama, pagkagalak. At marami pang iba. Magaling! Tama ang lahat ng inyong naging kasagutan. Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Handa na ba kayong muling mamangha sa kapangyarihan ng pag-ibig? Kung nagkagayon, ay huwag na nating patagalin pa. Ang ating bagong paksa ay tungkol sa isang tulang liriko
ng panyag na manunulat ng England na si Elizabeth Barrett Browning na pinamagatang Ang Aking Pag-ibig na sarin lamang ni Alfonso O. Santiago sa orihinal na akdang How Do I Love Thee, Sonnet 43. Pakinggan nating mabuti ang tulang ito at subukang unawain ang mensahe at estilo ng may akda. How Do I Love Thee, Sonnet 43 ni Elizabeth Barrett Browning, isinalin sa Filipino ni Alfonso O. Santiago. Ang Aking Pag-ibig. Ibig mong mabatid, ibig mong malaman, kung paano kita pinakamamahal. Tuturan kong lahat ang mga paraan, iisa-isahin, ikaw ang bumilang. Iniibig kita ng buong taimtim, sa tayog at saklaw ay walang kahambing, lipad ng kaluluwang ibig na marating, ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay ng kailangan mong kaliit-liitan, laging nakahandang pag-utos-utusan, maging sa liwanag, maging sa karimlan. Kasinlaya ito ng mga lalaking dahil sa katwiray hindi paapi, kasing wagas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga papuri. Pag-ibig ko'y isang matinding damdamin, tulad ng lumbay kong di makayang bathin, noong ako'y isang musmus pa sa turing na ang pananalig ay di masusupil. Yaring pag-ibig ko ang nagkakabagay ay ang pag-ibig ko sa maraming banal na nang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at paghihinayang. Yaring pag-ibig ko ay siyang lahat na, ngiti, luha, buhay at aking hininga. At kung sa Diyos naman na ipagtalaga, malibing may lalong iibigin kita.